tinitipan sa kanila. Pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang puso ang aking mga utos at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga isip. Pagkatapos ay sinabi pa niya, kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan. Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Tayo po ay sama-samang manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, kami po ay pangunahan mo sa isang mabunga at mapakinabang na pagsamba. Tulungan mo po kaming magkaroon ng kahandaan, ng kaisipan, ng damdamin at ng kabuuan ng aming pagkatao upang maintindihan namin ang bawat bahagi ng gawain ito. O Diyos, hayaan niyo po na manguna ka sa aming mga buhay upang hindi lamang kami nananatiling tagapakinig ng iyong mga banal na salita, kundi sa bawat aspeto ng aming buhay ay makita ang kapangyarihan ng iyong banal na pag-ibig na ipinahayag mo sa pamamagitan ng pagkamatay mo sa krus at sa pagkabuhay na muli. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sa hapong ito, tunghayan natin muli ang
pitong uling wika sa krus ng ating Panginoon at sa ating tema ng ating distrito ay ang pag-asang mula sa Kalbaryo. So ngayong hapon, tayo po ay muli makakarinig ng iba't ibang mensahe patungkol sa pitong wika na binigkas ng ating Panginoon sa ibabaw ng krus. Ang unang wika, ang pag-asang mula sa kapatawaran. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Lucas Kapitulo 23, Talatang 34. Tayo po ay manalangin. Amang-amang Diyos na mapagpala, turuan mo po kaming magpatawad sa aming mga pagkukulang at sa aming mga kapwa. Alam naming ito lamang ang paraan upang makabalik ang aming kalooban sa iyo. Turuan mo din kaming maging malaya sa anyo ng pagkamuhi at anumang anyo ng galit. Hayaan mo kaming mamuhay sa banal mong kalooban. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang unang wikang binanggit ng Panginoong Jesus ay isang panalangin ng kapatawaran para sa mga taong hindi nila alam ang kanilang ginagawa o maaaring sila'y wala sa sariling katinuan. Ito ang tunay na kalikasan ng tao na ang lahat tayo ay may pagkakasala at tayo ay karapat-dapat din sa parusang kamatayan dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ito ang katotohanan na hindi maaaring takasan ng sinuman. Ngunit ang dakilang kaloob at regalo ng Diyos ay isang buhay na walang hanggan. Roma Kapitulo 6, 23. Sa pamamagitan ng pagpapatawad ay kayang kansilahin ang anumang kapangyarihan ng kasalanan na bumibihag sa iyo at sa akin. Ang Panginoong mismo ay pinarusahan, ipinako sa krus. Ito ang naging paraan niya upang ihatid sa atin ang inaasam nating pag-asa. Hindi sa pamamagitan ng pagtangis na may galit sa kanyang puso, ngunit sa pagbigkas niya sa unang wika na may malasakit at awa. Mas pinili niya na tayo ay patawarin kaysa isumpa upang ialis ang pagkagapos sa mapait nating karanasan dulot ng ating mga kasalanang nagawa. At kung tayo ay hindi marunong magpatawad, mga kapatid, ibinibigay na natin sa kaaway ang kapangyarihan upang tayo ay mahirapan. Hinahayaan na lang natin na masira ang ating buhay at pag-asa. Katulad din ng Panginoong Jesus, gaano man kasakit at kahirap ng kanyang ginawa, sa kanya ang pagpapatawad pa rin ang kanyang isunukli sa mga taong nagkasala sa kanya. Dahil alam niya ang pagpapatawad ang natatanging paraan na magagawa ninuman upang siya ay maging malaya sa kanyang pagkakasala. Mga kapatid, dahil din sa pagpapatawad, tayo ay nakakawala mula sa masamang nakaraan, mula sa ating mga kahapon.
Naging biktima ka na ba ng isang masakit at malagim na karanasan? O nasaktan ka ng lubusan sa masasakit na salita? Kung ika'y minura, niyura ka ng pagkatao, sinaktan sa pamamagitan ng pagbubuhat ng kamay, ang mga ito ay nagre-resulta ng physical at emotional na injuries. Kapatid, tandaan mo, kung gusto mong mamuhay ng malaya, kagaya ng payo ng Panginoong Jesus, idalangin mo at ipanalangin mo na sila na nakagawan ng karahasan sa iyo ay patatawarin ng Diyos. Dahil ang Diyos ang nais niya ay maging malaya sa kapangyarihan ng anumang sumpa, galit at puot sa ating mga puso. Ang pagpapatawad din ay ang pagbabalik pabor sa iyo ng Diyos. Darating ang panahon kung tayo ay marunong magpatawad, ang resulta nito ay kagalakang lubos na nagmumula sa Diyos. Sa pagkapako sa krus ng Panginoon Jesus, marami ang nagsabi na siya ay walang kapangyarihan at siya ay natalo na. Ang akala ng kaaway, siya ay nagtagumpay na. Ngunit si Jesus ay binuhay mula sa kamatayan at siya ay nagtagumpay, binuhay muli ng Panginoon. Ito ang pag-asang inaasam-asam ng lahat ng tao, ang mabuhay na kahit sa gitna pa ng kamatayan, tayo ay muling bubuhayin ng Diyos. Ito rin ang pangako ng Diyos na siya ang buhay at ang pagkabuhay maguli, na ang sinumang mananalig sa Kanya, kahit siya ay muling, kahit siya'y mamatay, siya ay muling mabubuhay. Mga kapatid, nandirito tayo ngayon sa mundo sa gitna ng takot dahil sa kamatayang dala ng COVID-19. Maaring nasa atin ngayon ang pagkatakot. Ngunit tandaan natin, ang sino man ang nananalig sa Diyos at kinikilala niya na tagapagligtas niya si Kristo Jesus, may pag-asa na tayo ay bubuhay muli ng Panginoon. Ganito ang nagagawa ng taong marunong pagpatawad. Ibabalik ng Diyos ang pagtatagumpay, maging ang mga pabor sa marunong magpatawad ng kapwa. Malinaw ang layunin ng Panginoon na mayroong pag-asa sa bawat isa mula sa pagkakabihag tungo sa malayang buhay at pinagpala ng Diyos. Dahil dito, hindi na tayo muling hatulan at mabibihag ni naman dahil may puso kang marunong magpatawad. Alalahanin natin ang unang wika na binanggit ng Panginoon na may dalang pag-asa. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa.
ikalawang wika ng Panginoon sa ibabaw ng krus. Pag-asa dala ng biyaya ng kaligtasan. Ang sabi sa Lucas 23:43, ang katotohanan sinasabi ko sa iyo ngayon, ngayon din isasama kita sa paraiso. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos at mahabaging Ama, dalangin namin na baguhin mo at linisin ang aming mga puso mula sa pusong walang buhay at damdamin tungo sa isang pusong may buhay na nagdadalang pag-asa. Hindi man kami karapat-dapat sa biyayang ito, O Diyos, ngunit ipinagkaloob mo pa rin dahil sa iyong kagandahan mo para sa amin. Aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, tunghayan natin ang ikalawang wika ng Panginoon sa ibabaw ng krus. At ito ay wika upang ibigay ang kasiguraduhan at kaligtasan na isang kriminal na kasama niyang ipinako. Sinasabi ko sa iyo, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Sa biglang tingin, ang pagkapako sa krus ng ating Panginoong Jesus ay isang malupit na larawan ng kamatayan sa kasalanang nagawa. Ito ay pinaintulot ng Diyos upang magkaroon ng pag-asa ang mga taong magkasala at magkaroon ng kaligtasan. Sa isang kriminal o nagkasala, ang ikalawang wika ng Panginoon, ito ay nagdalang pag-asa sa kanya. Dahil ito ang katuparan ng pangako ng Diyos na kung ihahayag natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at banal upang tayo ay patawarin. Unang Juan 1:9 ng banal na kasulatan. Muli nating tunghayan, mga kapatid, ang tagpong ito. Noong kinakausap o kausap ni Jesus ang isa sa mga sanarin na nagnanais maligtas, na nagsabi, alalahanin mo ako sa pagdating ng iyong kaharian. Sa pagkakataong ito, manalig din tayo sa Panginoon at hilingin na tayo rin ay alalahanin kung andun na siya sa kanyang paghahari. Katulad nga ng sinasabi ko, ang wikang ito ay biyaya ng kaligtasan na kay Jesus lamang makakamit. Walang ibang paraan upang makamit ang biyayang ito kundi lamang sa pagkilala at pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Ipinakita ng Panginoong Jesus sa isang kriminal na walang pasubaling pagmamahal at awa sa sino mang tapat na lumalapit sa kanya. Maaring sa tanang buhay ng kriminal na ito, doon pa lamang niya nakita na kausap si Jesus. Hindi niya kilala si Jesus. Ngunit sa pamamagitan
ng kanilang pagtagpo ng landas, siya ay tumanggap ng kaligtasan. Alam niya na walang pag-asa sa mga nagawa niyang kasalanan. Wala ng paraan upang makaligtas siya sa tiyak na kapahamakan. Kung pagpapatayan mo ang buhay ng kriminal na ito, maaaring sabihin mo, what a miserable life. Isang buhay na walang kabuluhan dahil sa kasalanan. Dapat lamang siyang parusahan. Ngunit, ito yung naging dahilan sa huling sandali ng kanyang buhay. Nakatagpo siya o nakatagpo niya si Jesus at ito ang nagbigay sa kanya ng tunay na pag-asa. Kaya ang sinabi ng Panginoong Jesus sa kanya, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ito ang kasiguraduhan sa bawat tao sa pangako ng Diyos ay magkakaroon ng isang paraisong pamumuhay. Nakasama niya ang Panginoon. Dahil doon, naranasan niya ang buhay na ganap at kaaya-aya sa piling ni Jesus sa gitna ng paghihirap nila. Kumbaga, ang buhay niya rito nagkaroon ng pagbabago dahil sa pananalig niya sa Panginoong Jesucristo. Sa isang iglap, nagkaroon siya ng mabuting pananaw sa buhay na kasama niya ang Diyos. From a miserable life to a wonderful life. Ito yung ginagawa ng Diyos sa bawat tao. Kinakatagpo niya sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, upang siya mismo ang magbibigay sa atin ng pangako. Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, isasama kita sa aking paraiso. Kagaya ng Panginoong Jesus, maaring ibigay ng Diyos ang kaligtasan maging sa huling sandali ng ating buhay dito sa mundo. Ngunit, huwag naman sana nating maging prinsipyo ito o ninuman na sa huling yugto na lang tayo tatanggap sa Panginoong Jesucristo. Kapatid, kung naririnig mo ang mensaheng ito, tanungin mo nga kaya ang sarili mo kung tinanggap mo na ba si Jesus bilang iyong sariling tagapagligtas sa Panginoon. Habang may panahon pa, habang malakas ka pa, at habang malaya ka pong gumawa sa mga layunin ng Diyos sa atin. Ngayon din, sabi ng Panginoon, ora mismo, isasama kita sa aking paraiso. Mga kapatid, kapag narinig mo ang tawag ng Diyos upang ikaw ay magbago at maglingkod sa Kanya ngayon pa lamang, kasama mo na ang Diyos
sa paraiso ng buhay na magaganap sa iyo. Itong ikalawang wika ng Panginoon na nagbibigay pag-asa ng biyaya ng kaligtasan na kailangan ng lahat. Nasa sayo ngayon, kapatid, kung nais mong tumugon sa pag-asang ito, sa biyaya ng kaligtasan, ito ngayon, makakasama mo si Jesus sa kanyang paraiso. Ang ikalawang wika ng Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa iyo ngayon, din isasama kita sa paraiso. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.
pandemya, maraming mga pamilya naghihirap. Mahigit isang taon na pong nakakalipas simula nang maranasan natin ang iba't ibang mga lockdown, ang ECQ, GCQ, MECQ, MGCQ. Maraming mga trabaho ang nawala, mga kumpanya na nagsara, at mga hanap buhay na nalugi. Ang mga pamilya ay nagdurusa, saan manggagaling ang pag-asa nila? Ang ating pangatlong wika sa krus ay, "Babae, narito ang iyong anak." Sa alagad, sinabi niya, "Narito ang iyong ina." Kung mayroon tayong dapat pahalagahan, ito ay ang ating pamilya. Sa ating distrito, sa South Pampanga District, merong programa ang Christian Education na hinihikayat ang bawat pamilya na magkaroon ng oras para sa kanilang family devotion. Napakahalaga na magkaroon po tayo ng oras sa ating mga pamilya. Mga kabataan, tandaan natin, huwag nating ipagpalit sa mga barkada, sa inyong mga best friends, ang inyong mga kapatid at magulang. Ang pamilya ay pamilya. Family is forever. Hanggang sa pinakahuling sandali ng ating buhay, ang pagmamahal at pagpapahalaga sa pamilya ay napakahalaga. Alam ito ni Jesus. Kaya sa huling sandali ng kanyang buhay, tinawag niya ang isang tapat niyang alagad. Habang ang ibang alagad ay wala, itong isang alagad na ito ay nanatili sa paanan ng krus. Maaari siyang dakpin at maaari siyang ipako sa krus. Ngunit, ayon sa Biblia, siya'y nanatili. Lantara niyang kinilala si Jesus kasama si Maria at ang kanyang mga kapatid. Ito ay tanda ng kanyang katapatan. Nanatili siyang kasama ni Jesus hanggang sa kamatayan. Ang minamahal na alagad ay naging tapat na kapamilya ni Jesus. Ganun din si Maria. Pinarusahan ang kanyang anak, ngunit nanatili siya sa piling ni Jesus. Siya ay pamilya ni Jesus. Ganyan ang mga nanay, ang mga ina. Kapag may sakit tayo, inaalagaan. Kapag may problema, sabihin man natin o hindi, nandiyan sila upang tulungan tayo. Sa lahat ng mga sakripisyo, sa lahat ng oras, at sa lahat ng pagpapagod nila, masabi natin walang kapalit ang ating mga nanay. Pero aalis na si Jesus, iiwan na niya ang kanyang ina. Kaya ay pinagkatiwala ng Panginoong Jesus ang kanyang ina sa maaasahang alagad. Ang pangatlong wika ay salita ng pag-asa sa bawat pamilya ngayong panahon ng pandemya. Una, upang bigyan ng wastong pagturing o pagkilala ang bawat miyembro ng pamilya. Wika ni Jesus, ituring mo siyang ina, ituring mo siyang anak. Ito ang panahon na dapat ay magmahalan at magkaisa ang bawat pamilya. Mahirap ang kalagayan ng pamilya ni Maria habang nakabayubay ang panganay niyang anak. Ngunit sa halip na pabayaang mawasak ang pamilya dahil sa pagsubok, lalong pinatatag ni Jesus ang kanyang pamilya. Parang sinasabi ni Jesus, ang nanay mo, ituring mo siyang nanay. Igalang mo siya dahil nanay mo siya. Mahalin mo siya dahil nanay mo siya. Mahalin mo ang anak mo dahil anak mo siya. Panahon ito ng krisis, ngunit ito ang pagkakataon upang lalo nating mahalin ang ating mga pamilya. Ayon sa John 19:25-27, nakatayo sa tabi ng krus si Jesus, ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas, at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ina, ituring mo siyang sariling anak." At sinabi sa alagad, "Ituring mo siyang iyong ina." Mula noon, sa bahay na ng alagad na ito, tumira ang ina ni Jesus. Binigyang diin ang sumulat ng Ebanghelyo ang salitang minamahal na alagad. Maaari din siyang tawaging mapagmahal na alagad. Mahalaga po ito dahil hindi mabubuo ang pamilya kung walang pagmamahal. Sa panahon po ng pagsubok,
ang lakas ng pamilya ay nagbumula sa pagmamahalan sa isa't isa. Family members shoulder love for each other in many ways. Instead ng magsabi tayo ng masama o nakakasakit sa ating mga pamilya, why not sabihin natin kung ano yung mga bagay na maganda sa kanila. Spread love, not hate. Let us accept, respect, and love each other. Sa pagbubukas po ng ating mensahe sa ikatlong wika, nakita natin kung paano pinatatag ng Panginoong Jesus ang pamilya sa panahon ng krisis. Bigyan po natin ng pagkalinga ang ating mga magulang sa panahon ng kanilang katandaan. Ulitin ko po, sabi sa John 19:27, mula noon, sa bahay na ng alagad na ito, tumira ang ina ni Jesus. Nagpapahiwatig po ito sa tugon ng alagad. Siya ay nagbigay ng kalinga sa kanyang ina. Sa panahon ito, matanda na po si Maria. Ang pag-asa ng pamilya ay makikita sa patuloy na pagkalinga ng bawat isa. Lalo na sa pagkalinga sa ating mga magulang sa panahon na matanda na sila at mahina na. Hindi biro ang pinagdaanan ng bawat mga magulang mula pa man sa pag-iingat sa sinapupunan hanggang sa pagpapalaki. Noong mga panahon na hindi natin kaya, sila ang gumawa para sa atin. Ngayon na sila naman ang nangangailangan, kailangan na tayo din ay tumugon ayon sa kanilang pangangailangan. Magandang bagay din na simula pa man sa murang edad ng mga bata ay sinasanay na natin sila na maging magalang at mapagmahal sa kanilang mga pamilya, sa mga nakakatanda sa kanila. Tamang pakikisama, pag-ibig sa isa't isa, at pagkalinga ng bawat miyembro ng pamilya. Bigyan po natin ng pag-asa ang ating mga pamilya. Ito po ang kalooban ni Jesus mula sa krus. Amen. Eli, Eli, lama sa baktani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa panahon po ng pagsubok, marami ang mga bagay na hindi maintindihan ng isang taong nasasaktan. Minsan, tinatanong natin kung bakit natin naranasan ang mga pagsubok, ang mga problema sa buhay natin. Gayong, nagtatapat tayo at naglilingkod sa Panginoon. May mga bagay na tinatanong natin bakit nangyayari ito? Bakit hanggang sa panahon ito, pandemya pa rin? Bakit minsan kahit na anong gawin natin ay parang walang kabuluhan? Bakit? Ang bawat bakit ay hindi madaling sagutin. Kahit ang mga sumasampalataya ay nagtatanong din ng bakit. Kahit kami mga manggagawa, nagtatanong din po kami ng bakit. Hindi po natin alam hanggang kailan ang pandemya. Padami ng padami ang mga namamatay. Sa ating baryo ay meron ng 3 case ngayon at sa ibang mga lugar ay dumadami na din. Tulad ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa Panginoon at sa Kanya natin ibigay ang lahat ng ating bagabag. Una, kahit ang mga tapat sa Diyos ay nakakaranas din ng mga pagsubok at nakakaramdam din minsan na parang pinabayaan sila ng Diyos dahil ang mga Kristiyano ay hindi exempted sa mga problema, sa mga pagsubok, sa mga bagay na maaaring maranasan dito sa mundo, hindi exempted sa pandemya. Maraming mga tao nag-iingat sa kanilang kalusugan. Nag-iipok sila upang pagdating ng kalamidad ay hindi sila mahirapan. Ngunit ang pagsubok ay sadyang kakambal na yata ng tao. Bata ka man, matanda, matalino o hindi, mahirap o mayaman, Kristiyano o hindi, makakaranas tayo ng iba't ibang mga pagsubok. Ito ay mananatiling parte ng ating buhay sa pananampalataya. Bagamat may pag-asa tayo ng malwalhating buhay sa ating Panginoong Jesus,
Sabi po sa Romans 8:18, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw. Sa panahon po na pagkapako ni Jesus, ang mga Israel ay nasa ilalim ng pamumuno o pagsako ng mga Romano. At maging ang ating Panginoong Jesus na walang kasalanan ay napabilang sa mga naparusahan. Gayun din ang mga Kristiyano, marami ang mga pinatay dahil sa pagsunod nila kay Jesus. May sinasabi po ang Biblia kung bakit dumaranas ang pagsubok ang mga Kristiyano. Ayon sa 1 Peter 4:13-14, dumaranas tayo ng pagsubok bilang pakikibahagi natin sa paghihirap ng Diyos. At ang pananatiling tapat sa gitna ng mga pagsubok ay nagpapatunay na tayo ay sa Panginoon. Gayun din ang sinulat sa Romans chapter 5 verse 3, ang pagtitiis ay humubog sa ating pananampalataya upang tayo ay maging mapagtiis. Isa pa, ang pagtitiis ng isang Kristiyano ang dahilan upang manatili tayong mapagpakumbaba at nagtitiwala sa ating Diyos. Pangalawa, bagamat dumaranas tayo ng mga pagsubok, may pinagkaiba ang anak ng Diyos sa mga hindi mananampalataya. Taguhoy ng Panginoon, Ama, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Patuloy natin makikita ng ating Panginoong Jesus, sa tagpong ito ay nakakaramdam siya ng matinding sakit at hirap. Alam niyang ang sakit na kanyang nararamdaman ay patungo sa tiyak na kamatayan. Sa oras na iyon, alam niyang walang tutulong sa kanya kahit ang Panginoon na kanyang minamahal at pinaglilingkuran. Pababayaan siyang mamamatay ng Diyos Ama. Nagdusa at namatay si Jesus dahil sa ating mga kasalanan. Minsan may mga nasasabi tungkol sa pagpapatawad, sabi nila, forgive and forget. Pero sa Panginoong Jesus, ang pagpapatawad ay napakahalaga. Ang pagpapatawad ay mabigat na gawain. Sa kalagayan po ni Jesus, ang forgiveness ay to forgive is to suffer. Mabigat magpatawad dahil nagbubunga ito ng kamatayan sa anak ng Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kanyang pagdurusa ay katubusan sa lahat ng mga kasalanan ng tao. Kaya kailangan siya magdusa dahil ang kanyang pagdurusa ay para sa ikabubuti ng nakakarami. Kailangan siyang hayaan ng Diyos Ama na maranasan ang lahat ng kasakitan upang matupad ang kalooban ng Diyos na maligtas ang mga tao mula sa kasalanan. Ngunit sa gitna ng pagdurusa, patuloy na tinatawag ni Jesus ang Ama, Ama, Ama. Tanging ang mga anak ng Diyos ang may karapatang tumawag sa Diyos na Ama. At ang ugnayan ito ang pinagkukunan ng lakas ng mga sumasampalataya. Ang mga may pananalig tulad ng ating Panginoong Jesus na kahit nakakaranas ng mga pagsubok ay nananatiling nagtitiwala sa Diyos. Sa paglalakbay ni Jesus patungo sa kamatayan, kasama niya ang Ama, hindi siya nawalay sa Diyos. Pangatlo at panghuli, may pag-asa tayo sa gitna ng madilim na karanasan dahil kasama po natin ang Diyos. Ang nagtitiwala sa Panginoon ay hindi mabibigo kailanman. Pinakiusapan ko po ang isa sa ating mga kapatid na magbahagi ng kanyang karanasan na kahit na dumaan siya ng mga pagsubok, masasakit na karanasan, ay nanatili siyang nagtitiwala sa ating Panginoon. Magandang buhay po sa ating lahat. 5 years ago po, nang pumanaw ang aking mahal na ina. Bilang isang anak, hindi madaling tanggapin ang mawala ng isang dakilang ina. Tunay nga po na napakasakit, napakahirap, at napakalungkot ang naramdaman ko nang maranasan ko ang pagkawala niya. Magbuhat na mawala ang aking ina. Marami na ang
nagbago sa aking buhay. Hindi ko na magawa ang dati na ginagawa ko na pasyalan ko ang aking ina. Yakapin at halikan. Sobrang naninis ko siya. Sa tuwing naaalala ko ang lahat ng napakaganda at napakasayang karanasan noong siya'y nabubuhay pa. Pero sa kabila ng lahat, sa masakit na aming naranasan at sa lahat ng nangyari sa buhay namin, dapat nga lang natanggapin natin ito dahil alam natin at alam ko na kasama na niya ang ating Diyos na makapangyarihan. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa oras na ito. Maraming maraming salamat po. Even though I walk through the valley of death, I fear no evil, for you are with me. Ang ating paglalakbay sa buhay ay sadyang dadaan sa libis ng kamatayan. Hindi po tayo exempted sa mga sakit, hirap, o maging sa kamatayan. Ngunit, kasama po natin ang Diyos, sa Kanya po tayo magtiwala. Tayo ay may pag-asa sa kabila ng bagabag. Amen.